Hello everybody! Today I'm going to share to you about hand, foot, and mouth disease. Ang hand, foot, and mouth disease ay isang sobrang nakakahawang sakit na ang sanhi ay virus. Anong mga virus ba ang pwede mag-cause ng hand, foot, and mouth disease? Nandiyan ang Coxsackie virus A16 and A6 at Enterovirus 17. Ang mga virus na ito ay pupunta sa tiyan, kakalat sa kulani at magbibinhi sa bibig, kamay at paa. Sino ang nagkakaroon ng sakit na ito? Karaniwan ay mga infants and children less than 5 years old. Pero pwede rin naman magkaroon yung older children and adults. Ang incubation period ng sakit na ito ay 3 hanggang 6 na araw. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nagkaroon ng virus na ito, mayroong 3 hanggang 6 na araw bago siya magpakita ng sintomas. Ngayon, ano ba ang sintomas ng hand, foot, and mouth disease? Una, lagnat. Minsan may kasama rin itong ubo at sipon. Pangalawa, walang gana kumain. Pangatlo, masakit ang lalamunan. Para doon sa mga bata na hindi pa makapagsabi kung masakit yung lalamunan nila, no? Hindi pa sila nagsasalita. Napapansin ng magulang na ayaw kumain ng anak nila. Tapos sobra yung paglalaway. So even yung laway, hirap nunulin nung bata. Tapos gusto lang nilang inumin, malamig na inumin. Malamig na tubig o malamig na juice. Basta gusto nila malamig. Tapos yung mga infected na hand, foot, and mouth disease virus ay matamlay. Tapos usually meron silang singaw sa bibig, meron din silang rashes sa kamay, usually sa palad, at meron din silang rashes sa paa, sa may talampakan. Pero pwede rin naman magkaroon sa tuhod, sa siko, at sa puwet. Ang pinaka nakakahawa sa sakit na ito, yung first 7 days na may sakit yung tao. Yun yung pinaka nakakahawa. Pero minsan, kahit wala ng sintomas yung pasyente dahil magaling na siya, after niya gumaling, within a few days or few weeks, pwede pa rin siya actually makahawa. Tapos, yung manifestation ng mga sintomas sa bawat tao, hindi pare-pareho. Minsan nga yung ibang tao, wala namang nararamdaman, pero bit-bit nila yung virus at pwede silang makahawa sa iba. Ano ba yung mode of transmission nitong sakit na ito? Siyempre, through close contact. Paghalik, pagyakap, at saka pag-share sa mga baso o utensils, ayun, pwedeng makuha yung virus na to. Kasi yung virus nasa laway, nasa plema, at nasa sipon. Pangalawa, through droplets, coughing and sneezing. Pangatlo, contact with blister fluid. Kasi yung rashes nito, minsan para siyang bilog na may tubig sa loob. Ngayon, kapag pumutok yun at na dikit yung balat ng isang tao sa blister fluid, pwede siyang mahawa. Paghawak ng mga bagay o surfaces na may virus, yun, pwede rin siyang mahawa doon. And then, changing diaper. Kasi yung virus nandun din sa dumi ng tao. So, halimbawa, yung taga-alaga, pinalitan niya yung diaper nung bata na may hand, foot, and mouth disease, pwede rin niya makuha yung disease. Ano ba yung dapat gawin para maiwasan na magkaroon ng ganitong sakit? Siyempre, una, proper hygiene. Kailangan magugas ng kamay at maligo araw-araw. Iwasan ng paghawak sa mata, ilong at bibig. At iwasan ng close contact. Mag-disinfect din ng mga bagay na lagi hinahawakan tulad ng doorknob at saka laruan ng mga bata. Kasi minsan pinapasok nila yung sa bibig nila. Okay, unfortunately, walang bakuna sa hand, foot, and mouth disease. Ano ba yung ginagawa kong management kapag nakakita ko nitong sakit na to dun sa clinic? Usually, ina-advise ko na bigyan na acetaminophen or paracetamol yung bata. Tapos, painumin na ng tubig. Kung gusto nila malamig, sige lang. Malamig o electrolyte drinks para hindi ma-dehydrate yung pasyente. Binibigyan ko rin ng antiviral drug. Pero dun sa mga kaso na sobrang malala na talaga at sobrang bata talaga ng pasyente at hindi kumakain, ina-advise ko na magpa-hospital admission.
Tapos, yun naman mga may mild to moderate symptoms, most of them, sa bahay lang, within 7 to 10 days, nakaka-recover naman sila. Okay? Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you want to have an online consultation with me, just go to medify.com and register. And then look for me, Dr. Marian Pia Almario. Bye!